Hi guys! Today, mag-DIY tayo and I will try to color my hair. Dahil diba, ang mahal pumunta sa salon lately. Ang napili ko sa Watson's na hair color is itong L'Oreal Excellence Fashion. Ang shade niya is Ashy Nude Brown 5.13. If you're interested to see kung ano yung magiging outcome ng hair color, just keep on watching! Lagay ko yung clip ng color ng hair ko. Ganyan yung color niya ngayon. And medyo, ano siya, yellow na siya. And ayoko na yung itsura niya. Ang peg ko kasi talaga is ashy na brown. Basta parang ganun. Hindi ganito. Yung top part ng hair ko is black na yung sa roots. Parang ombre yung style na ginawa sa hair ko. So yung root part is talagang dark. Tapos, pababa na lang yung color niya. So anyway, pumunta lang ako sa Watson's, dito malapit sa amin. And medyo konti lang yung color choices nila. Ang napili ko sa Watson's na hair color is itong L'Oreal Excellence Fashion. Ang shade niya is Ashy Nude Brown. Tapos 5.13. Yan siya. Hindi ko alam kung magda-dark yung hair ko. Hopefully, kasi mas yung color niya mas darker sa current situation ng aking hair. Sana mag-darken siya. At the same time, ito, sana mag-lighten ng konti. We will see kung anong magiging outcome. So, ayun na, mag-start na tayo. Kumuha lang ako nitong garbage bag. Siyempre, malinis to, no? Yan. At gagawin ko na lang siyang cape. Wait lang, ha? At mag-improvise lang talaga ako. So, yan. Gagawin ko, maglalagay lang siguro ako ng butas dito. Kalimutan kong sabihin, yung price pala nitong L'Oreal na to is $399. Sinabi sa akin ng sales lady doon sa Watson's. Dalawang box daw ang bilhin ko for my hair. So medyo magastos din siya, no? Pero compared sa salon, mas mura pa rin, diba? So yan. I have two of this same color. Sana natin siya. Meron siya protective cream colorant. Ayan. Tapos, meron din siyang kasama yung parang comb na ina-attach dun sa bottle. Tapos, meron siyang cream developer. Tapos, syempre, meron siyang yung instruction. Meron din protective pre-color serum. Tapos, meron din conditioners. Pagbukas ko ng box, sobrang maaamoy ko ang bango niya. Lagyan pa ko ng gloves. Meron palang gloves. So, yan. So, samaya, baka magpatulong ako kay Sheila sa likod na part ko dahil hindi ko makita yung likod ko. Ito, color mix muna natin siya. Nakalagay, cream colorant number 2 into developer number 3. So, imimix daw yung number 2 sa number 3. Imimix lang natin sila. Amoy ko na yung mga amoy salon. Pero in a good way. Alam mo yung salon na mabango? Ganun. Third step is of tip of applicator immediately after mixing to avoid the bottle bursting. Twist natin to. Oh my gosh. Matigas siya. Ayun. So, pinalitan ko nung comb na applicator. Okay. Ang nakalagay dito, apply color mixture first to your roots and sovereign grace. Part your hair into small, even section using the applicator tip, then spread it all through the hair. Let it develop for 30 minutes. So, 30 minutes siya. Tapos, nakalagay, for hair that is difficult to dye or coarse, or people with more gray hairs, please lengthen the developing time for 5 to 10 minutes. So, parang magiging 40 minutes total. Anyway, yung hair ko pala, hindi pa ako nag-shampoo ngayong day na to. I shampooed my hair yesterday. So, yun daw yung perfect. Do not wash your hair the same day na iko-color mo din. Ipapart ko lang muna yung aking hair. Like this. So, let's start the color process. Meron pa akong comb dito. So, ito na lang kasi mas padali ito gamitin.
8:30 p.m. and I will just wait for mga 35 minutes. Siguro 1:05, maliligo na ako para mabanlawan ko na. Pero before that, naubos ko yung dalawang bottles, pero I'm sure may konti pa dito. And lalagyan ko yung kilay ko, para yung kilay ko medyo magkaroon lang siya ng brown tint. Ganun usually yung ginagawa ko. Pag nagpapakolor ako sa salon, pinapasabay ko yung kilay ko. And binababad ko na lang yung hair ko. A few moments later. I'm back and naligo na ako and obviously nag-makeup na ako. Yun lang pala, I forgot to apply the protecting serum na kasama niya. Kasi alam ko ina-apply yun before I apply yung hair color and nakalimutan kong lagay yun. Na excite ako masyado at inagay ko lang yung hair color. Pero so far, okay naman. Mukha naman hindi nag-dry yung buhok ko or hindi naman siya tumigas. Feeling ko nga mas lumambot pa siya ngayon. I'm so happy with the results kasi ganitong brown lang yung gusto kong color. Hindi na yellow yung ends. Linave ko siya mga 40 minutes sa buhok ko. Darken na siya. Hindi na siya color parang walis. Kasi yung, diba, kanina yung pinapakita ko sa inyo para siyang color yellow. So, ang pangit niya na tingnan at saka mukha na siyang dry. Ito, nagmukha siya uling healthy. At the same time, yung conditioner na kasama nung hair color is effective kasi talagang lumambot yung hair ko. Pero so far, gusto ko yung naging color niya. Ayan na siya. I-insert na lang ulit ako ng clip na kung ano itsura niya. Pero so far, ganyan na yung color niya. And ganitong brown lang talaga yung hinahanap ko. Pansin ko din, yung dito sa my roots, medyo nag-light siya. Kasi diba kanina, sobrang dark nito. No, meron na siyang shade ng brown. Consistent na yung color niya. Nakasabay na pati yung roots. Although, mas light ng konti here. So far, I'm so happy sa results. I don't know if I can recommend this if you have black hair. Tapos, itong shade yung bibili nyo. Kasi parang tint lang siya, oh. Para lang kayong nagpa-cellophane kung from black hair nyo gagawin. Pero kung from bleach hair nyo, i-color yung hair nyo, maganda yung nagiging result niya kasi talagang maganda yung pagka-brown niya. And I'm so happy dahil hindi na ako nagpuntang salon. So far, yun, nakikita pa rin naman yung mga highlights. And okay siya. Okay siya if you have colored hair. I highly recommend this product. Pagka bleached yung hair nyo or colored yung hair nyo, tapos gusto nyo medyo mag-darken siya, pero shade pa rin ng brown, bilhin nyo tong shade na to. Okay na, no? Not bad na. Kung mahaba yung buhok nyo, 2 boxes ang kailangan yung bilhin. So, yun lang yung review ko sa color na to and I'm satisfied with the results kasi ang hinahanap ko naman talaga is to darken a light bleached color. Medyo different to sa mga ibang videos na napapanood ko dito sa YouTube, lalo na yung mga Filipina kasi nga sila, naghanap sila to lighten the darkness or the blackness of their hair. Also pala, diba, nag-color din ako ng eyebrows ko. Nakikita rin yung tint ng brown. That's about it. I hope you enjoyed this video. Thumbs up if you did. I hope you can also like and subscribe. And thank you for watching. Bye! Patay dito sa may window para makita nyo yung itsura. Pagka sa may araw siya. Ayan o. Brown pa din siya, diba? Yan siya up close. Dito sa roots, brown din siya. Diba? Kanina black yan.